At dahil nga sa mabilis tayong natapos sa ating transaction na ginawa rito sa Maya, SM Premier Lanang Davao City. Tama ba yung pagkabanggit ko doon? Basta kayo nang bahala mag-arrange, mag-adjust. So, bali, papakita ko po sa inyo ang mall kung ano po meron sa loob, kung gano'n siya kaganda, kung ano pinagkaiba, at anong pinagkaparehan niya sa ibang mall, sa ibang mga SM malls na napuntahan natin sa Pilipinas. So, syempre, kanya-kanya talaga ng concept designs yan, at saka ng setup, no? So, dito sa Davao, SM Lanang Premier, yun, yung Starbucks, may kita po natin sa mga second floor, parang semi-lobby / semi-balcony. Yung kanang Starbucks sa gitna talaga, no? Tapos, malawak yung ganyang, yung gitna. At dahil tapos na tayong magpa-aircon sa loob, so langhap naman tayo ng sariwang hangin sa labas. Ang tanong, may sariwang hangin ba? Eh, siyempre syudad to eh, no? So, baka polluted. So, labas tayo sa kanilang tinatawag na Sky Garden sa SM Lanang Premier, Davao City. At mukhang hindi tayo mabigo. Gawa nung presko nga talaga siya, oh. Itsura pa lang. Fresh air na. So, tingnan natin, labasin na natin kung anong meron. So, yun, yung kanyang setup, no, semi-tunnel style, no, na may pagka-Trinoma Mall lang na Sky Garden, at saka may concept din doon galing sa Maya, North EDSA. So, shout out sa mga taga-Maynila or sa mga nakapunta na ng Maynila at nakapamasyal sa mga ganong mall na nabanggit ko, Trinoma Mall and North EDSA. Tapos, meron din siyang may pagka- set up din nung Fairview Terraces, no? So sino nakapunta ng Fairview Terraces, maganda rin talaga ng Sky Garden doon. Kaso nga lang at saka pa fountain, meron din sila pa fountain doon. Lahat ng antas, no, lahat ng level sa sa Fairview Terraces may mga pa fountain din sila. Maganda. Yun na yata pinakamagandang mall na napuntahan ko when it comes to Sky Garden, gardens and mga parks. Fairview Terraces. So shout out sa mga taga Fairview. Yun. So yun, kung linis ng hangin, malinis naman talaga siya. Tapos sa paningin naman, maganda siya sa mata, oh. Vitamin C talaga siya. Ito yung mabubusog talaga ang iyong kaluluwa sa magandang tanawin. Kasi kapag ka nalabas ka rito, hindi kagaya dun sa North EDSA, and Trinoma, na kapag kalabas mo, maganda ngayon ka lang garden. Kaso nga lang, yung mata mo ay sasabit naman kapag ka titingala ka. Sasabit sa mga matataas sa mga gusali, no? Sa mga nagsisitaas ang mga buildings. So, hindi mo rin matatanaw ang kalangitan. So, sa matanan dito, kung pansin mo yung design na ng kanilang bubog, oh, so semi-transparent siya. So, ang purpose talaga niyan is para makita natin yung kanilang himpapawid na walang smugs, malinis. Tapos, presko yung hangin dito, nasa lilim ka na, nasa ilalim ka na ng, ano, ng bubong or ng ilalim ng punong kahoy. Mararamdam mo na yung preskong hangin, talagang masasalim mong malinis talaga yung hangin dito kasi hindi siya hangin lagkit, no, or hindi siya hangin na mainit. So yun, napakaswerte talaga ng mga taga Davao City kasi parang lahat na yata nang hinahanap dito na, no, super chillax lang, super laid back, and yun, napakaslow lang ng buhay dito. Hindi mo kailangang magmadali, hindi siya rush, hindi siya hassle. Welcome to Sky Garden, SM Lanang Premier. Di ba, kitams? Oh, ganda ng mga tanawin, talagang neat and clean. Clean and green. Di ba? Hindi mo maririnig ang mga busina ng mga buses, jeeps, and mga sasakyan. Kaya, hindi siya ganun ka-crowded, no? Unlike sa mga ibang mga major cities, like mga metro cities sa Mindanao, Visayas, and Luzon. Dito, super gaan ang iyong pakiramdam. Maaliwala sa mata. Talagang yung langhap sarap mo talaga ang hangin. Lanang Premier Sky Garden. Maganda rin ang MUA, no? Lalo paggabi, sunset. Maganda ang sunset sa MUA. I recommend Mall of Asia. Maganda rin naman sa Mega Mall kapag kagabi. Lalo pagka Pasko, ganun, kasi may mga pailaw sila, mga Christmas lights. Dito, hindi ko pa siya na-try kung anong hitsura nitong SM Lanang Premier kapag ka Pasko. Diba? Sarap, oh. Simoy ng hangin. Dumarampi sa ating paningin. Tanaw mo talaga yung kalangitan, yung himpapawid na napakaganda. Malinis. Congratulations, kudos sa mga taga LGU and sa mga leader ng Davao, at saka congratulations sa mga tao nakatira dito.
the place where you can live. Davao City is indeed the most livable city. Na yata ng mga hinahanap ng tao dito sa Davao, matatagpuan na yun, no? Merong mga malls, may mga shopping malls, grocery stores, napakaraming mga may mga condos and hotels, hospitals, universities, merong Pantalan Airport, merong dagat, kung gusto nyo maligo ng dagat, meron silang Kuwako, Sisoy, meron din silang waterfront, insular, hotel. Tapos kung sino ang out of town naman, pwede kayong pumunta ng Panabo City, which is napakalapit lang yan sa Davao City. Meron tayong Island Garden City of Samal, kung saan 10 piso lang, pwede ka nang sumakay ng barko patawid sa kabilang isla. Merong may pang mahirap, may pang mayaman, may pang climber, merong pang social na mga lugar sa Samal. So kayo nang bahala, mamili, depende sa inyong budget. At syempre, huwag natin kalimutang i-fix ang CR ng SM dito sa Davao. No, so hindi natin masabing SM is malinis talaga, kasi may mga napuntahan tayong mga SM mall na yung kanilang mga CR, yung mga ihian ay may mga chewing gum, may mga dumudura ng chewing gum, tapos may mga nagtatapo ng mga cigarette butts, na kung saan delikado yan, magbabara talaga ang mga ihian natin dyan. So shout out sa mga may ugaling gano'n, no, na habang umiihi ay dumudura ng mga chewing gum at nagtatapo ng mga cigarette butts. So magbago na kayo. Ganda dito talaga, oh. Presko ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. May mga playground sa mga kabataan. Dining area. Yan lang. So mahalaga talaga kapag malinis yung isang area, kasi mas mai-enjoy mo yung iyong pagtatambay. So maraming salamat sa panonood. Pasok na tayo. Syempre, tingnan natin yung ibabaw, yung ano, sa ilalim, kung saan may mga nakapara ng mga sasakyan. At yun, oh, mayroon tayong nakitang our home. Kasi sa North EDSA, SM, nasa labas lang yan. Dito, nasa loob talaga siya. Ngayon, yan yung Starbucks na sinasabi ko sa inyo, no? Nasa sa medyo parang ano, lobby style balcony. Yung hindi pa talaga nagawa nung Davao na i-implement yung ano, yung kung saan ka dapat tumayo at saan ka maglakad sa mga escalator. Siguro pag magawa na yan dito sa Davao, yung talaga yung mga tao ay kikilala talaga ng ano, ng tamang lane, kung saan sila, saan sila dapat tumayo o kung saan dapat sila maglakad. Baka masasabi nating parang Japan na talaga. Tingnan niyo yung ganyan, 'di ba? So, stand on the right, walk on the left. Pero wala, hindi pa siya talaga maisa sa ulo nating mga Pilipino. Talagang ugali pa rin natin na yan, masyadong relax, komportable, gano'n, nakaharang sa mga dinadaanan. Anyway, labas na tayo, no? So dito tayo sa may yung may abangan ng mga taxi and jeep. So ito na yung sinabi ko sa inyo na paradahan, pilahan ng mga taxi and jeepneys. Para din siyang may pagka SM gamol, no? Kibali galing sa highway, papasok dito paloob ang mga sasakyan. Kaso nga lang, ang kaibahan, doon talaga ay paparada talaga ang mga bases sa SM gamol. And even na SM North EDSA, ganun din. Yung sit-up sa ilalim, yan, no? Dito mas malinis, mas aliwalas. Palibasa din kasi, kunti lang yung mga sasakyan. Doon talaga sa NCR, sa may Quezon City, sa may North EDSA, talagang mga tao nag-aabang, nagmamadali, laging ano, rush hour, walang pinipiling oras doon. Lagi kang magmamadali doon. Pag pakukuya-kuya-kuya ka doon, maglaka doon, itaula ka ng ano. Experience ko yun, eh. Tinulak ako unang ano, nung tao. Sabi niya, parang kang maglaka na sa kusina lang, ah. Kita mo na magmamadali ang mga tao. Which is totoo naman talaga. Yun, mula noon, after 2 months, nasanay na rin ako. Gumalaw, kumilos ang kaya sa kanila para bang nagmamadali yung taing-tae, ganun. So, diba, wala lang. Diba, si ate, kita mo yun. Fresh na fresh pa. Hapon na to, tanghali. Diba? You know? Super laid back, chillax, and yung mga sasakyan, hindi nag-uunahan. At ang mga pasahero, ganun din. Meron ako nabasa sa comment section
na namimili sila ng jeep na walang sakay. Ayan na yung may masikip, di ba? Sana all. Samantala sa ibang lugar, di bali nga doon na lang uupo sa apakan. Mahalaga ay makasakay at hindi sila malilate. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and bye-bye.